sa inyong lahat, mga brothers and sisters in Christ. Lalo-lalo na po ang mga bisita po natin na nanggaling po sa ibang bansa. At syempre po, ang ating pinakamamahal si Monsignor. Monsignor Mario Castillo, nanggaling pa po sa Pilipinas. Maganda-maganda na po po. At nais ko po batiin ang lahat ng ika-apat na anibersaryo ng Yahweh Eucharist Spirit Catholic Charismatic Community Parish Chapter. At nagpapasalamat po ako sa nakatataas ng gawain ito dahil ako po ang napili bilang magpapatutuo ng kasaysayan ng aking buhay. Kung kaya't nararapat lamang po na siya ay aking pupurihin, sasambahin, itataas ang kanyang pangalan, tatakilain, at higit sa lahat, lubos na pinasasalamatan dahil sa pangalawang buhay na ipinagkaloob niya po sa akin. Kung kaya, nais ko pong ipagsigawan sa lahat ng ating Diyos ay buhay! Amen! Amen. Ako po si Catherine Brendan Manipo, Ilocana po, at dumating po ako dito year 2006, at nagkaroon po ng full-time job with service room. And after 3 months po dito, ay nagkaroon po ako ng hindi inaasahan na sakuna ng aking buhay. At nagkaroon po ako ng lymph nodes cancer. So, nagka-cancer po ako noong year 2008-6. At na-experience ko po yung chemotherapy. So, naranasan ko po ang maglaga sa aking buhok. Umitim ang aking balat at naging payat po ako ng 37 kilos. So, napakasakit po yung nangyari sa akin. Hindi ko po maubos na isip na kukunin na po ng ating Panginoon ang aking buhay. Ngunit naisip ko po ang aking dalawang anak na nasa edad ng 4 years at 5 years. So, yun po ang nagpalakas sa aking loob upang paglabanan ko po ang aking sakit. At sabi ko po sa Panginoon, Lord God, kung kukunin nyo na po ang aking buhay, hindi ko po mai-share sa aking kapatao at sa paninilbihan sa inyo ang mga talents na ginigay nyo po sa akin, sabi ko po. So, in the year 2007, nung medyo naka-recover na po ako, sabi ko nila sa akin, bakit hindi daw po pumunta sa Lourdes, France at magpagamot dahil doon po yung nagpapagamot ang mga may sakit. So, doon ko pala kilala si Monsignor Mario Castillo sa Lourdes, France with Brother Resty. Ang hindi ko po makalimutan na sinabi ni Monsignor sa akin ay bakit hindi daw po ako magpa-pray over kay Brother Resty dahil wala po imposible sa kanyang mga prayers. So, dali-dali po ako tumabi kay Brother Resty and nagpa-pray over po ako. At yung time naman po yun ay yung nag-build sila ng Yes Paris 2007. So, madaling sabi po, naging members po ako ng Yes Paris. And then, naglayo po ako dahil nilakad ko po ang aking papel sa Malabi. Hanggang sa dumating ang year 2008, mag-first year anniversary na po ang Yes. At nabalitaan ko pong dumating si Brother Resty. So, nakipag-attend po ako ng CLSS. And sabi po niya, kung sino daw po yung interested na papasok sa music ministry, ay magpapalista lang po. Hanggang sa, dahil gusto-gusto ko lang po malimbihan sa kanya, ibabalik ang kanyang kabutihang loob sa akin dahil pinagpatuloy niya ang aking buhay, ay wala pong linggo na patuloy po ako every Sunday na pumasok sa gawain ng Yes Paris. At binigyan ako ng isang taon na obserbasyon dahil naglaylo nga po ako. At sa tulong po ni Sister Kay, ay nakapasok po ako sa music ministry for 3 months only. So, yun po yun. And then, nagpatuloy po ako sa aking gawain, patuloy po ang gunin ko. Hanggang sa may dumating na blessing sa akin, dumating po ang aking asawa. And then, naipasok ko rin po siya sa music ministry. Nag-guitarist po siya doon. And, sa kasiwang palad po, hindi ko po inaasahan na nagkahiwalay po kami ng aking asawa. So, mag-second year anniversary for yun ng Yes. Sobrang lungkot ko po yun noon, pero pinagpatuloy ko pa rin po ang aking paninilbihan sa ating Panginoon. Nandiyan pa rin po ako sa gawain. At nakikita po nila sa akin na masyadong depressed po ako noon. Kaya binigyan po ako ng napakaraming gagawin ng mga kapatiran.
Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Kung hindi po ako sa music ministry noon, nag-worship leader po ako. Kung hindi naman po, nag-prayer leader po ako. Hanggang sa tuloy-tuloy po ang aking paninibiyan sa ating Panginoon kahit na ganun po ang nangyari sa aking buhay. Hanggang sa mag-30 year anniversary na po, tanggap ko na po sa aking sarili na hindi na po mabubuo ang aming pamilya, ang aking isawa. So, kahit na ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ako sa gawain. Nandiyan lang, yes. Tuloy-tuloy ako. Hanggang sa yung inilakad ko po noon na papel sa Marathi, ay naging card decision po for one year. Kaya kahit na ganun po nangyayari sa aking buhay, blessed na blessed po ako sa tulong ng ating Panginoon. Hanggang sa unexpected po, mag-4th year anniversary na, this 2011, hindi ko po inaasahan na babalik po ang aking kasawa sa akin. Wow. Hindi ko po talaga inaasahan, gusto niyang buuin ang aking pamilya. At ako naman po, ano pa po ang gagawin ko? Nandito po ako sa gawain. Dapat po kailangan ng pagpapatawad sa bawat isa. Kahit ano pa man po ang mangyari sa aking buhay, kailangan po may pagpapatawad. Dahil ang Panginoon ay nagpapatawad po sa atin, tayo pa po kaya ng mga tao lamang. Amen! Kung kaya, napakalaking blessing po yan sa akin, hindi ko po maubos maisip na sobra-sobra na po. Kaya, kung tunay at tapat po ang iyong pananampalataya, ay kahit hindi mo na inaasahan, ibibigay niya sa iyo ang mga blessing. At isa pa pong blessing sa akin dahil sa pagpapatuloy ko sa gawain ito, ay last July 29, nakauwi na po ako sa Pilipinas for after 5 years. So, nakita ko na po ang aking mga dalawang anak. Kaunti na lang po, magkakasintangkad na po kami. So, talagang blessed na blessed po ako, sobra. Dahil sa gawain ito, ups and downs po, patuloy ang aking buhay. Kung kaya't nagpapasalamat din ako kay Monsignor dahil nagtayo siya ng Yes Paris. Maraming salamat po, Monsignor. At sa lahat ng tumulong sa akin noon, nung ako po ay nagkakaproblema, Sister Eva, Sister Kay, Sister Grace, at sa lahat ng mga kapatiran, maraming salamat. Dahil sa tulong niyo po noon sa akin, sa mga prayers, maraming salamat. Nawa, nakapulot kayo ng guide sa aking patotoo. Ang masasabi ko lang po, patuloy-tuloy lang po tayong magsilbi sa ating Panginoon. At hindi po tayo pababayaan. Bagkos ay itutuwid niya po tayo sa mabuting landas. Amen. Yan lang po at happy 4th year anniversary sa Yes Paris. Maraming salamat po.